Hi. Please, just wait. Do not scroll. Don't leave me. Please, let me finish before you leave my video. And please, just, I need your help. So please just share my videos, and please watch also my YouTube channel. That's things I need your help, guys. My friend and relatives, please just help me to share this video. Either you like it or not, but I have a short topic regarding this one in our country. My topic is why we are still poor. You know, I am sorry if my accent or grammar is not correct, but please just understand. I'm not very well for this English, but I hope you understand, guys. My topic now is I'm asking myself why where the Philippines is a very you know, not really very poor, but I'm asking why still poor country, which is we have a lot of things in our country, for this farming, for this the source of this what is that, the source of living or what else, all we have, unlike here in Middle East. I'm here now in Middle East. I'm working here, so this how many years I'm working here. But I was thinking, why this country, this only one source of income, only one source of income, only oil and gas. But why this country is a very rich? That's why I'm asking myself. Here, only one source of income, but the people, the attitude of people here is very good. Unlike in our country, guys, we cannot achieve what we are being done. If we really want to be a rich country, we cannot achieve that one if our attitude were not changing. And our attitude, you know why? Many of us na ano ba yung bang nagkakanya-kanya, maraming magagaling, hindi katulad dito. Dito kasi, guys, only one can command. Only isa lang yung nag-aano sa kanila, yung hari lang, at lahat sila sumusunod sa batas. Hindi katulad sa atin na ang batas ang siyang sumusunod sa mga tao. Dito kasi ang sinusunod nila batas, ang sumusunod tao. Sa atin baliktad, nagpapa-implement ka ng batas, pero yung nagpa-implement ng batas, sila rin yung susuway, at karamihan sa atin hindi sumusunod sa batas. Ganun ang nangyayari. Kaya sa ating bansa, napakaraming matatalino. Dito sa ibang lugar, sa ibang bansa, marami ding matatalino, pero lahat sila, guys, sumusunod. Hindi sila hindi katulad sa atin na nagmamataas, nagmamagaling, kaya hindi tayo umuunlad. Yan ang totoo talaga, guys. Magagalit man kayo sa akin o hindi, magugustuhan niyo yung sinasabi ko o hindi, pero yun ang katotohanan. Hindi tayo uunlad kung hindi natin babaguhin yung ating pag-uugali, kung hindi tayo magkakaisa, hindi tayo marunong sumunod sa simpleng batas na pinapatupad, hindi po natin yun ma-achieve yung gusto nating mangyari. Alam niyo, guys, napakayaman ng ating bansa. Nasa atin po lahat. Unang-una, sa pagdating sa taniman, napakalawak po ng ating pananim, unlike here na wala silang taniman. Ano talaga dito? Langis lang talaga. Sa atin may taniman, meron din tayong ano ng langis, meron tayong kapir, meron tayong ginto, mas marami tayong ginto, guys. Tayo yung nasa Biblia na bansang upir, na isang pulubi na nakaupo sa ginto. Tayo yung ganun, guys. Kaso nga lang, hindi mangyayari na magiging maunlad tayo o magiging mayaman dahil sa pag-uugali natin. Kaya sana po, bago umunlad yung ating bansa, o bago makamit natin yung ating mga gusto na mangyayari, na sumagana yung pamumuhay natin, na magiging successful yung bansa natin,
Unang-una po, baguhin natin guys yung ugali po natin. Maniwala kayo sa hindi. Yung pag-ugali kasi natin, marami kasi sa ating mga Pilipino na yung bang nagmamagaling, ayaw sumunod sa isa, ayaw maniwala sa isa. Dinadown niya yung isa kasi ang gusto niya mas matalino siya, mas magaling siya. Ganon kasi karamihan sa atin. Kaya makikita mo naman kahit sa mga kamag-anak nyo, makikita na nandun yung magmamataas, nagmamataas yung isa, yung nagmamagaling, ganun. Yun sana ang iiwasan at babaguhin sana natin guys. Yun naman ang inaano ko lang, naiisip ko lang itong gawin itong video na to kasi para naman ma-share sa ano, ma-share sa iba. Sana ma-share nyo rin para naman ma-ano din yung iba ba. Parang sa tingin ng iba, hindi naman to nakakatulong. Baka sa isipan ng iba, hindi naman to tama. Pero maniwala kayo guys sa hindi. Tayo, yung bansa natin, napakayaman talaga guys, napakayaman. Nandiyan na lahat. Pero magtataka ka, isa pa rin, isang ugali din to sa atin ang mapagsamantala. Ito yung katotohanan natin guys na pag-uugali na hindi naman lahat, hindi ko naman nilalahat. Ano. Pag-uugali to ng iba sa atin, mapagsamantala. Alam mo kung bakit? Dito kasi guys, dito, nandito ako sa Middle East. Dito walang taniman na ibibigyan ko na lang kayo ng sample. Dito walang taniman, pero bakit ang mga bilihin dito mura lang? Which is tinatransport din ito galing pa ng ibang bansa, papunta rito. Kukumpare natin sa atin, nasa area lang natin guys, nandun yung pananim, bakit napakamahal pa rin ng mga bilihin sa atin yung mga gulay, prutas? Bakit ang mamahal? Yun ang sa madaling salita guys, lahat kasi tayo mapagsamantala or iba sa atin mapagsamantala. Hindi, sorry kung nasabi kong lahat ha. Yung iba mapagsamantala. Ang gusto kasi natin mga Pilipino, kapag tayo ay magninegosyo, gusto natin instant money kaagad. Bibilhin mo ng piso, gusto mo naman ibibinta mo ng 3 piso. Gusto mo tubo mo, doble o triple kaagad. Kaya ganun nangyayari sa atin, napakamahal ng mga bilihin. Kasi doon yung pumapasok yung sinasabi ko na mapagsamantala tayong mga Pilipino. Mapagsamantala. Sa totoo sa hindi, magagalit ka man sa akin o hindi. Yun ang pag-uugali natin guys, mapagsamantala po tayo. Kaya sana po mapanood mo yung video ko at saka sa susunod sana maano nyo rin kung mayroon pa akong ibang topic. Sana ma-share nyo po ito. Sana para ano, para ano ba tayo, yung i-change yung ating ano, attitude. Tsaka yung karakter ng bawat isa sa atin o ano ba tawag doon. Pag-uugali natin, dapat mabago na dapat magiging masunurin, huwag mapagmataas. Although yung iba sa atin, ganun naman talaga. At saka isa pa guys, dapat talaga marunong tayo sumunod sa batas. Huwag na tayong huwag natin hintayin na yung batas ang susunod sa atin. Tayo talaga ang kailangan na sumunod sa batas para mapaayos yung ating sistema, yung pamumuhay natin. Kasi napakayaman ng bansa natin guys, napakayaman. Lahat meron tayo guys. Pero bakit hanggang ngayon ang karamihan sa atin nanging ibang bansa, nagkaroon ng pamilya, pero kukunti lang yung time para makasama yung pamilya nila kasi laging nandito sa ibang bansa nagtatrabaho. Yung bang ganun guys. Na sana, kung nagtrabaho tayo sa atin, na lumaki yung mga anak natin, mararamdaman sana natin yung pagiging buhay ng may pamilya talaga. Pero katulad ko guys, lumalaki yung anak ko na bagang, na hindi ko man lang nararanasan na yung pagiging tunay na isang ama sa isang pamilya. Kaya sana magtulungan tayo, babaguhin natin yung ano para umunlad yung Pilipinas na sa atin. At huwag tayong umasa sa ibang bansa na kung mayroon pang tumatanggap sa atin. What if wala nang ibang tatanggap sa atin guys dito sa ibang bansa? Paano na lang? Kailan pa natin babaguhin yung ating pag-uugali? Yung sistema ng ating pamumuhay na huwag magiging mapagsamantala, huwag magiging ano sa ibang tao. Marami naman sa atin na ano talagang
mga mababait. Kaso nga lang, may room pa rin talaga iba sa atin, mas makaramihan, na yung may ugali ng ganun, kaya hindi tayo umuunlad. Kasi ang problema, unang-una sa pag-ugali natin, guys, hindi tayo nagkakaisa. Pero kung tayo magkakaisa para sa pag-unlad ng ating bayan, magkakaisa para wag at saka magtulungan, wag magsiraan. Kalimitan sa atin nagsisiraan, kaya hindi tayo umuunlad. Yun ang problema natin, guys. Guys, maraming salamat po. Sana po ma-share ninyo ang video ko, at sana po makatulong din po kayo sa akin. Matulungan natin yung bansa natin para umunlad, at kahit papaano dumating man yung araw na ang ibang bansa ay mangangayaw na sa atin, hindi na nila tayo kailangan, at least pag uwi natin sa ating bansa, meron tayong sapat na panghanap buhay, at magkakaisa tayo para umunlad yung bansa natin. Sige po, bye-bye. Ingat po kayo lagi po. Ingat po.